Magandang araw, Kabola. May mga pasabog po na tweet itong si Snow Badwa. Isang linggo before po mag-start itong ating 2020 PBA Philippine Cup. At yun po yung mag-uusapan natin sa video po na ito. Kung nga po pala si Big Match, baka pwede nyo naman po akong bigyan ng subscribe po dyan. Una po natin pag-usapan yung unang po niyang tweet. Sabi niya po dito, parang may pinapatungkulan po siya na yung mga players po ng PBA na wala pa po sa bubble, baka po COVID-19 ang dahilan kaya hindi pa po sila pinapapasok. Take note bakit ko po nasabi na wala pa po sa bubble. Kung maalala nyo po, in-announce na nila actually na lahat po ng na-test nila is negative. So I'm assuming po na yung mga positive po na tinutukoy ni Snow dito is yung mga players po of course na hindi pa po na-test dun sa pagpasok po sa PBA bubble. And agad-agad po na malamang ang papasok po sa isipan natin is yung dalawang players po na malamang inahanap nyo po sa mga pictures po na nilalabas po ng Inebra na si L.A. Tenorio at itong si Jopet Aguilar. Si L.A. Tenorio po ang nasabi po sa media hindi pa po nakapasok sa bubble kasi nga po tanganak po yung kanya pong misis. At malamang tinutulungan pa po niya itong ma-overcome po yung pagbibigay niya po ng buhay sa kanila pong baby girl. And looking at the Instagram po of Tenorio and even his YouTube account, nakapag-post pa naman po ito ng kanyang video few days ago. So I think hindi po patungkol talaga sa COVID-19 ang dahilan kaya hindi po nakapasok si L.A. Tenorio. Talagang totoo na ito pong pahanak ng kanyang asawa ang dahilan kaya hindi pa po siya nakapasok sa bubble. Now, mas interesting po na pag-usapan is itong kalagayan po ni Jopet Aguilar. Ito po yung hindi talagang na-direkta po na nasagot ni Coach Tim Cone kung bakit wala po siya. Although according po kay spin.ph, nag-undergo pa rin po ito ng rehab sa kanyang old injury. Although hindi naman mabanggit kung ano po yung old injury na ito. Kaya ito po para sa akin is a clear indication na baka isa po si Jopet sa mga tinutukoy po itong si Snow Badwa na hindi pa po nakapasok sa PBA bubble kasi nilalabanan po yung COVID-19. Fortunately, sabi naman po ni Snow, asymptomatic po sila. Kumbaga, hintayin lang po nila na tuluyan po nilang pong ma-overcome ng kanilang katawan itong si COVID-19. Pero, still, October 9 po, yung nasabi po ni Coach Tim Cone na pagpasok po ni Jopet Aguilar dito sa bubble. What if hindi pa rin niya maklear po yung COVID at that point? Pag hindi po siya nakahabol at the right time, malaki po yung chance na hindi po siya makakapasok na po after na po magsimula sa Sunday itong PBA. In short, there's a big risk na wala pong Jopet Aguilar ang Ginebra for the upcoming tournament and that will be a big, big question mark po sa kanilang roster kasi si Aguilar po ang asahan nila para sa kanilang center position lalong-lalo na nga po at kung si Greg Slaughter hindi naman na po makakahabol po dito sa PBA bubble. Kapag wala pong Jopet Aguilar, ang magiging main center na po nila is ang unproven po na matagal na po nilang role player na itong si Prince Caperal. Other than that po, malamang magre-rely po sila heavily kay Joe Devance may kanandaan na rin naman po. Itong si Joe, iba pa po yung mga injury concerns po niya. So talagang malaking, pwede maging isang malaking problema po ito para sa Ginebra. Speaking of Ginebra, pag-usapan din po natin yung isa pa pong post ni Snow patungkol naman po kay Greg Slaughter na nakita daw nila itong si Greg. So ang tanong ngayon, nagbabalik na po ba si Greg? Actually, after nating malaman na nag-sign siya sa isang international agent, wala naman na po tayo nabalitaan pa patungkol sa kanya kung nag-sign po siya sa isang liga. Even though yung mga liga naman po, like in Europe is ongoing, yung Japan B-League nang start na rin po, pero wala pa rin tayong nalalaman kung saan papunta si Greg. Pwede rin naman na umuwi lang naman si Greg sa Pilipinas at wala naman talagang relasyon po ito sa pagbabalik niya sa PBA. Naghihintay lang siya ng tamang liga po na sasalian sa international scene. Although, pag pinag-combine mo itong dalawang post po ni Snow, ang tanong ngayon is, pwede pa po bang ihabol si Greg ng Ginebra? I think the answer is no kasi nakapagpasa na po sila ng kanilang final lineup at hindi nga po sinama itong si Greg Slaughter. Now one more guy pala na pinag-uusapan din po na pwede rin pong pinapatungkulan ni Snow Badwa dun po sa COVID-19 po niya na rumor is itong si Mark Pingris. Pero ito nga si Mark Pingris hindi na po talaga sinama sa kanilang lineup. Pero ang sinabi po dito na rason is a chronic injury. Injury pa po niya last March hanggang ngayon hindi pa po niya na-overcome. Pwede rin totoo pero pwede rin kaya na pwede sana niya po itong ilaro kaso nga lang naman ng COVID and they counted the days that he needs to clear it out and hindi po siya habol. I think malaki ang chance na ganun po yung nangyari.
Now overall, we should be happy to know na nahin. Ito pong mga potential po na ito ng mga COVID-19 positives ay hindi na pumasok po sa bubble. So, avoiding the risk na magkaroon po ng pagpasok po ng COVID-19 sa bubble na malamang sisira po. Sirarun po nila na tournament. Now before we end this po, sagutin lang po natin yung mga Q&A po na na-post sa ating pong Facebook page. Ito po yung unang tanong, when ni Victor De La Cruz, when will PBA stop SMC and MVP group from fielding 3 teams and instead limit each corporation to field 1 team each? I think ang sagot po dyan is never po nila yung i-stop. Because of two realities. First reality is, pagkakaroon po ng conglomerate po in the business world dito sa Pilipinas, usong-uso or ganun naman po talaga ang kalakaran. So, kapag ililimit mo lang po one per company or per conglomerate po, binabawasan mo lang po yung mga franchises po na pwede po pong sumali dito sa ating liga. And pangalawa po na reality is the fact that San Miguel Corporation and MVP Group are basically two of the four pillars po yan ng PBA. Kaya po ngayon nakatayo ang PBA is because of this two. Kaya naman, kung maalala nyo po dun sa Narvasa controversy po, dalawang grupo yung na-create between SMC and MVP, and SMC and MVP were the ones leading the group. Dun po natin makikita na yung power po na hawakan ng SMC and MVP talagang malaki-laki na po na hindi mo na sila basically pwedeng alisin po sa liga. Ang second question naman po is comes from Rene Val Magallion. Who do you think will win this PBA bubble? Why? May team po ba kayo sa PBA? The answer is wala po. As of now, my favorite is Talk and Text Katropa because of their roster and because of their coaching staff basically. Kung yung papel lang po yung titignan natin, I think sila yung pinakamagandang i-bet po natin. Pero very risky po na magsabi po ngayon ng team na sure na mananalo ng championship at this point. Kasi nga po, malaking factor din yung pag magiging risk po ng pagpasok po ng COVID-19 dito sa PBA. Paano kung may pumasok? Paano kung may ma-quarantine at hindi po makalaro? So magiging factors din po yan. So again, salamat po sa mga nagbigay po ng tanong. Kung may tanong po kayo, comment nyo lang po sa baba.